Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayo mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689, at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede niyo pong hanapin si Doc. Type niyo lang po ang Dr. Irene Lim. Ganda hapon. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga hindi nyo ho napakinggan na episode, pwede nyo pong habulin dyan. And ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa bruises. So sa Tagalog po ay pasa. So, normal ho ba na nagkakapasa ang tao o hindi? Depende po, case to case basis. Although, ito naman ho mga bruises na to eventually will go away on their own. Although, you may take steps to reduce the pain and of course, encourage faster fading. Siyempre, mas gusto natin yung wala tayong bruises. And first, reduce mo yung blood flow to the area with ice. So, ang una pong ginagawa, nilalagyan ng cold compress or yelo po. Hindi ho mainit, yelo. Ice compress. And para ho ma-minimize yung discoloration. And next, tsaka lang ho tayo gagamit ng heat to boost blood circulation and para ho matulungang mag-clear away yung pooled blood. Tandaan nyo ho yan. Dapat alam nyo kung kailan kayo gagamit ng cold and hot compress. Pagka ho mga pasa-pasa, kapapangyari lang po, no? Cold compress ho muna or even ice compress para po mailayo yung pooled blood at hindi ho masyadong mag- discolor. While kapag ka ho after 24 hours, so mas maigi po, baliktad po. So warm or heat compress naman ang ilagay para yung blood ho ay tawag dito mag tulong ho mag clear away ng pooled blood. And pag kinukul ho kasi natin yung blood vessel around the bruise area, less blood ang magli-leak, of course, into the surrounding tissue. And sa ngayon po, marami ng flexible ice pack that is available. But sakali pong hindi kayo ready, so pwede naman hong yung basang towel. No, so lagyan nyo ng yelo sa loob, ipambalot nyo yung towel and ilagay nyo ho doon sa bruises nyo. Mga 10 minutes lang po. So ang paglalagay ng cold or warm compress, not too long. Ha? So kasi ho, pag masyadong matagal, mamatay na ho yung blood supply doon sa area. So mga 10 minutes lang ho, tapos maya-maya uli. So may pahipahinga po, hindi pwedeng tuloy-tuloy. Limbawa ho, nagpasa kayo sa arm or sa leg, immediately i-wrap nyo ng elastic bandage. Siguro naman alam nyo ho yung elastic bandage around the bruise part. By squeezing the tissues underneath, syempre ho, babanatin ninyo. Yung bandage ho, makakatulong yun mag-prevent ng blood vessel from leaking. So, yung mga pasaho won't be quite as severe. Hindi ho gaanong maitim yung pasa. Basta tandaan nyo,
ang mechanism is dapat ho yung blood flow konti ano nyo, no? Mas marami ho yung blood flow to that area, mas magdi-discolor po yan. Kaya malamig, ice compress ang ilagay. Pagka reduce blood flow to the bruises to prevent discoloration. And halimbawa ho, na-bruise ninyo yung leg ninyo, for instance, and you can take a time out. Settle into a couch or lounge with your leg up. Ayun ho, tataas nyo yung binti ninyo on a pillow. It should be above the heart level. So if it is your arm na na-bruise ninyo, try to keep it prop up, ha? Above heart level whenever you're sitting. Ayun. So, aside from cold compress, itaas ho yung binti or yung arm po ninyo. Kailangan ho above the heart. Ha? So, alam nyo ho kung asan ang puso. Ang puso nasa left side ng chest. So, more or less nasa fifth intercostal rib, no? So yan po some men more or less nasa nipple, more or less, ha? But sa women ho, we cannot pinpoint to that, basta nasa left side po. Kailangan ho may heat exchange. So after cooling for the bruise for 24 hours, isang araw po, start applying heat na po, ha? Heat compress na to bring more circulation to the area and makatulong hong ma-clear away yung pooled blood. And meron na rin ho ngayon na electric heating pad for 20 minutes several times a day. But be sure to follow the instruction sa manual po nung pang-warm compress, no? So, and alternately, you can apply a warm compress either under or over the bruised area. Ang hot water bottle, pwede na rin po yun. Kaya lang, pagka hot water bottle lang gagamitin nyo ho, itesting nyo muna. Baka ho masyadong mainit, masunog yung area. Lalo na ho, pag diabetic ang pasyente. Minsan, akala ninyo, ng diabetic patient, hindi pa ho mainit. But actually, may neuropathy lang po pala. Ibig sabihin, may manhid pasyente due to complication ng diabetes. So, numb. Hindi na ho masyadong nakakaramdam. So, kala niya, okay lang yung init. Yung pala ho, sunog na. Kaya, ingat ho kayo sa mga may edad na, kung kayo ho ang nurse or caregiver na pinagwa warm compress, kadalasan ho, pag may edad na, make sure na walang diabetes. At marami na hong nangyaring ganito. Nasunog po ang area dahil may edad na diabetic patient na sobrahan ho ng init. Pwede nyo rin hong i-apply yung vinegar. Ihalo nyo ho sa warm water. It will help the healing process. Ang vinegar ho, nag-i-increase ng blood flow. So, ang katapat ho nito yung heating pad. Kasi ho, pang-increase ng blood flow. Para ho makatulong mag-dissipate ng blood that has pooled in the bruise area. Pwede rin hong fresh parsley leaves. Ayan po, i-crush nyo ho yan and spread ninyo sa bruise area. So, kanina vinegar with warm water. Ngayon po, fresh parsley leaves, i-crush nyo ho and spread them over the bruise area. Then wrap the area with elastic bandage. So, ayun, irarap nyo ng elastic bandage para magstay doon sa bruise area. And some experts claim that parsley decreases inflammation. Okay ho dyan ang fresh parsley. Now, ang question is, kailan nyo ba kailangang pumunta sa doktor pagka kayo may mga pasapasa? Kasi, minsan, akala ng pasyente, normal lang yung pasapasa. Sasabihin ng pasyente, matagal na akong ganyan, bata pa ako, mahilig na akong magkapasa. O minsan naman, baliktad naman, minsan lang nagkapasa, masyado naman hong
health conscious punta agad sa pasyente kahit talaga naman hong nauntog. Number one, pinaka-common ho yung may anemia, yung kulang sa pulang dugo ang pasyente. Madalas ho yan nagkaka bruises. Now, mas mababa yung RBC ng pasyente, mas malalaki ho at mas marami yung anemia. Anyway, nakokorek naman ho yan. Pakainin nyo ho o kumain kayo ng talbos ng kamote. Marami po So, isa hanggang dalawang bundle kayo lang kakain. Pati ho yung sabaw na pinaglagaan yan, inumin nyo ho. Napaka-effective po niyan. Ang 1 week pong gagawin nyo yan, may ipipinkish na ho ang inyong palad. So, very effective. Pwede rin po ang ampalaya. Pwede rin ho yung malunggay. One of the best is talbos ng kamote. Sa pagdating ho sa anemia, mas common ho sa kababaihan kaysa ho sa men. If it is due to anemia ang bruises. Now, another thing is pagka ho may mga blood thinner, no? So, ito ho, hindi alam ng karamihan. Kung isa ho kayo sa naka-blood thinner, madalas ho kayo magkapasa, it is something that you need to tell your doctor. Why? Ibig sabihin ho, sobrang labnaw ng dugo ninyo. Ibig sabihin ho, overdose ang inyong blood thinner. May mga pasyente ho kasi na makikita mo ang bigay ng doktor, naka-clopidogrel na, naka-aspirin pa. Meron hong naka-warfarin na, meron pa hong isa pang kasama pang blood thinner, no? So, kasi kung hindi kayo magsasabi sa doktor ninyo, nag-check up na kayo, hindi naman alam ng doktor mo. So, ikaw lang ang nakakaalam. Hindi niya babawasan yung dosage. Dahilan sa hindi mo sinabi. So, yung ganun hong simpleng pasa, you need to tell your doctor because it is significant. Kasi ho, pwede kayong mag-bleed. Pwede kayong ma-hemorrhagic stroke. Di ba ang stroke? Dalawang klase. Meron tayong ischemic stroke. Meron din ho tayong hemorrhagic stroke. Yung ischemic, na-stroke ka dahil sa bara. Yung hemorrhagic stroke, nag-bleed ang blood vessel mo sa ugat. Kaya pumutok yung ugat, nagdugo. Alin ho ang mas delikado? Yung hemorrhagic stroke than ischemic stroke. So, meaning, pwedeng mag-bleed ang brain ninyo pag sobra-sobra ho ang blood thinner. And pag naka-blood thinner po kayo, mag-iingat ho kayong huwag kayong mauntog, huwag mabangga ang ulo, kasi ho, madali ho kayo or prone kayo sa hemorrhage sa brain. And, ayun, syempre ho, bawal ma-car accident, hitting your head. Ba't yung ganyan po kasi, no one can tell. Na? Ibig sabihin, wala naman hong sasadya niyan at walang nakakaalam. But, pagsasakay ho kayo ng kotse, make sure na naka-seatbelt kayo. Kahit na ho, malapit lang. Lalo na ho kung ang biyahe ay gabi. Lalo na ho yung mga intersection pong yan. So, minsan ho, pareho kayo nag-aasahan na intersection, wala namang dadaan dahil gabi na o madaling araw na, pareho ho kayong nag-asahan, pati yung ka-intersection ho ninyo. And another thing is, yung nagkakabanggaan dyan, yung ano po, yun bang hitting the red light, nakita mo nang pa-red na ho yung ano, umano ka pa, nag-go ka pa, no? So, minsan ho, may mga lumulusot pa. Imbis na, ibig sabihin, mabilis sila kesa doon sa go. Lalo na ho yung mga motor. Alam ho nila yung timing pag malapit ng mag-green. So, wala pa hong green, minsan nag-go-go na sila. Tapos ikaw naman, dapat stop ka na. Nag-ano ka pa ho, hitting the red light ka pa. So, ayun, nagkaabot ho kayo. Kaya ho, ganito, bago kayo, halimbawa, nag-go na, green, bago ho kayo tumawid, lalo na kung malalaking intersection like EDSA, ano ho muna kayo, wag yung agad-agad tatawid kayo.
bilang muna kayo ng ilang segundo para ho kung may mga nauuna sa stoplight, eh hindi ho kayo ma-hit. So, ganun po. And baliktad naman, kung kayo ay pa-stop na, kaya nga ho may kulay orange, di ba ho? Para warning na yun sa'yo na susunod red light na ho, stop. So, warning na po yun. Para hindi ho nagkakaroon ng disgrasya sa daan, no? Kahit na ho gabi, kailangan po sumunod sa stoplight kahit wala na hong dumadaan na sasakyan. Kasi minsan ho, may biglang dadaan kung kailan hindi nyo ine-expect. Kasi kala nyo, gabi naman eh, wala naman ng dadaan or madaling araw naman na. No? Wag po ganun. Always stay on the safe side. Kasi nga ho, lalo na kung naka-blood thinner kayo. Ang una hong, limbawa ho, isang van, marami kayong nakasakay. Ang una hong magbi-bleed ang brain, yung umiinom ng blood thinner. Kesa ho doon sa hindi umiinom ng blood thinner. Another thing, yung minsan ho, ang pasyente hindi nagsasabi sa doktor na may mga iniinom siyang natural supplements like garlic, like ginkgo biloba. I forgot the other one, but ang effect po is pare-pareho hong pangpalabnaw ng dugo. Eh di binigyan ka pa ng doktor mo kasi para mag-blood thin, lalo na kung high blood ka na, diabetic ka pa, pero hindi mo sinabi na may iniinom kang garlic soft gel. So ay ang binigay sa'yo, dalawa, dahil masyado kang high risk, masyadong uncontrolled ang BP mo and sugar. O edi tatlo na po. O eto ngayon, nagpapasapasaka. Ibig sabihin ho, sobrang labnaw. So, you need to tell everything to the doctor even if natural supplement ho na nakakalabnaw ng dugo. Mag-o-overlap po sa synthetic ninyong iniinom na gamot. Ayun ho, syempre, kung kayo ho ay na-bump, na-blow, or knock to your body, kailangan nyo hong pumunta sa doktor, of course. Magkakaroon din ho kayo ng bruises pagka ho blood leaks out of the blood vessel called capillaries. Yun na nga po yun, yung pangyayari sa... So, ibig sabihin, ito ang mga causes ng pasa. Na-hit kayo, na-blow kayo, or nag-leak sa capillaries, yung mga maliliit ho nating ugat. Dahilan sa sobra-sobra ho ang blood thinner. Yun na nga ho, sa mga anemic na pasyente. Ayan, pwede hong magkaroon yan. Ang normal bruises po, dapat within 10 to 14 days will eventually heal or go away by itself. Pag yung bruises nyo ho appear mysteriously, that is in places that you haven't injured. Ayun, kumbaga may pasa kayo, hindi naman kayo na-injured, eh questionable po. Then, sometimes may bruises kayo, the mark of serious conditions like hemophilia. Sa lalaki po ang hemophilia, hindi ho nagkaklat ang blood. Ito ho kadalasan ay sa mga royal blood, sa lalaki, lalo na ho pag nagkakaroon na marriages, nag-aasawa ho ng magkamag-anak. Kaya nga ho, di ba, third degree or mas malayo pa. Kasi nga ayaw nilang mapunta sa iba yung yaman at yung ranggo. So ayun ho, no? Mas mataas ho ang incidence ng hemophilia, hindi nagkaklat ang blood. Also leukemia, cancer sa blood. Ganun din po 'yan. May mga pasa-pasa and aplastic anemia also. Pwede hong magkaroon 'yan. You need to consult your doctor if you have a bruise at a joint and nag-lead ho sa swelling. Una, nagkapasaka, later on, namaga. And pagka ho yung mga pasa, hindi ho nag-fade after a week, lalo na ho after 2 weeks. And lalo na ho may mga kasamang severe pain or may kasamang fever. Or you get a bruise on the side of your head, over your ear. Posibleng kasing fracture yan.
Baka ho minsan natumba kayo, nabagok ang ulo ninyo, kala nyo okay lang kayo, yung pala ho hindi nyo tinignan, may pasa. And also, sign of brain hemorrhage, pagka ho yung pasa sa mukha ay umaandar ho. What do I mean by that? Halimbawa ho, nung first day ng pasa, nasa may kilay. Tapos ho, after a week, bumaba, nasa ibaba na ho ng mata. So that is a sign that there is hemorrhage. May bleeding ho inside the brain kahit hindi pa yan nasi CT scan. O sinyalis po yun. So ibig sabihin, pagdurugo na mabagal lamang kasi it takes several days na ang pasyente okay naman, hindi nawawala ng malay, walang change of sensorium. Ayun ho, no? Kasi kung malakas ho ang bleeding, isang araw, dalawang araw ho, wala nang malay ang pasyente niyan, no? O ayan ho, tandaan niyo ho yan para hindi ho lumala, no? Do not believe commercials, ha? The purpose of commercial is what? To get a big sale. So, kadalasan ho ang pinapakita, half-truth presentation. So, yung gusto lang ho nilang ipaalam. But, yung ayaw hong ipaalam, hindi nyo ho malalaman. So, yung pala, bad pala. So, also bromelain, enzyme po ito that is found in pineapple. Nakaka-digest ito ng protein that is involved in causing inflammation. So, pwede na ho ang 250 to 500 milligrams ng bromelain daily between meals until the bruise has faded. Ayan. So, natural lang hong enzyme ang bromelain. 250 hanggang 500 milligrams po in between meals hanggang sa mawala po yung bruises nyo. So, Ivy? Para po dun sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Dok, tanong ni 1034. Ano po ang bawal kainin na prutas sa may bato sa kidney at ano po ang pwedeng kainin na gulay? Umiinom po ako ng gamot para sa kidney at para sa bato. Gamot para sa kidney at para sa bato. Bakit kaya pati sa kidney? Kung sinasabi niyo hong pati sa kidney, ibig sabihin may CKD din kayo. Nasira malamang ng kidney stone niyo. Basta ho sa mataas ang creatinine, din na dialysis, yung mga mataas ho ang phosphorus and potassium. So lalo na ho, syempre banana, napakataas ng potassium. Plus citrus fruits, plus seafoods. Ito hong dairy products. So, yung apat hong yan ang matataas ang potassium and phosphorus. Bawal ho sa mataas ang crea at dinadialysis. Now, sa kidney stones, bawal ho yung mga mataas ang oxalates. Ha? Kasama na ho doon ang kamatis and also yung mga nagsusupplement ho ng calcium, nagsusupplement ng ascorbic acid. Ayan po. Prone ho yan sa kidney stone. Calcium ho, hindi ho yan na-absorb. Ang ascorbic acid ho, acidic form ho yan ng vitamin C. So, yung binder ho niyan, usually in the form of tablet, yun ho ang nakaka-kidney stone in the long run. And of course, yung mga mahihilig sa maalat, kailangan ho mababa lang ang timpla. And of course, instant noodles. Bawal na bawal po, both sa kidney stone and sa may CKD. So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo yung magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medical 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Kailangan lamang ho, magpalista kayo ahead. I-avoid nyo ho yung walk-in. Open ho kami, even Saturday and Sunday, and even holidays. So, magpalista ho ahead. And IBM mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.
Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho natin kung kayo ay may asymptomatic or walking pneumonia. Lahat po tayo dumaan sa pandemic times. And sabayan niyo na ho ng vector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang yan ang procedure na mag-a-address sa halos lahat po ng sakit. And yung mga wala naman hong karamdaman na gusto lamang magpa-puti at magpaganda at magpalakas, meron ho tayong beauty drip sa clinic. And also, paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook IB. Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan nyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayon yung katotohanan. Salamat.